Hello, ako nga pala si Reverse. So guys, ngayon panibagong video na naman. At ang video natin ngayon is about dito sa thread ni Elijah Meta Tate, no? So this is going to be a series, guys, no? And pag-uusapan din natin maya-maya yung ating SLP situation since Tuesday ngayon. So pag-iisay na natin siya. Okay? So mamaya pupunta tayo sa BitGet, okay? BitGet app. Doon natin titingnan yung situation ni SLP. Kaya stay tuned lang kayo. And don't forget to like this video and mag-subscribe kayo for more Axie Infinity updates. Ayan, so let's go back to the topic nga, no? So Elijah Meta Tate nagbigay na siya ng opinion niya regarding sa current situation ng Axie Infinity. Masyado ng ano daw, indirectly niya sinabi, no, na di talaga balance. Okay, and babasahin din natin yung ibang reaction ng ibang mga big guild founders and mga players mula dito sa reaction na to or sa thread na to. So let's start. When you bought Axies in V2, it meant something. I tried my best to create info on sustainable metas, builds that stood the test of time, BBP, AAP. This worked all the way up till the last couple seasons when the game got neglected entirely by Sky Mavis. Ito na nga. So sa ano daw, sa V2, kumbaga, for example, yung mga AAP, BBP, may mga Axies pa rin na nangyari, AAP naging meta ng Season 1, ganyan. So, the following seasons, although may nerfing na naganap, they are still okay. Kumbaga, papalag pa rin sila sa leaderboard. Now, this time around kasi, yung mga meta nung Season 0, no, and yung mga meta this season, most probably, hindi na sila magiging meta all throughout the next season. Mapapalitan na siya. Okay, for example, yung nakaraan, di ba, naging meta is AOE. Ayan, so yun yung naging meta nung ano eh, nung alpha season na tinatawag. So yung mga AOE, mga area of effect, 'di ba? So na-nerf, 'di ba? Na-nerf ngayon. And then next naman na naging meta is the poison, which is na-nerf din, na-nerf na naman. Pero yun nga, ang pina-point out dito ni Meta Tate, kumbaga, or ni Elijah, is malaki yung nagiging epekto ng mga balancing, no, ng Sky Mavis. So yeah, basahin pa natin para mas maintindihan natin. Even still, Axies were more sustainable than now by quite a lot. I remember that Origins is extremely new and there's a lot of volatility in that. But it's hard not to be upset with it, with how it's been handled. To throw the gasoline on the fire, we have runes and charms. First, we spent ETH throughout the season to keep up with meta, only to have useless Axies toward endgame. We then spend more ETH to refine our teams at the highest level for endgame. Second, we spent tons on runes and charms, especially if we're trying to new. If you are trying new builds. Ayan na nga, guys. So, nangyari kasi, nagiging magastos. Sobrang gastos na talaga nitong Axie Infinity Origins, sabi ni Elijah Meta Tate. So, paano nga ba siya naging magastos? So, ito kasi, guys, ha, I'll be honest with you. So, kung ano yung mga meta nung nakaraang linggo, hindi na sila meta right now. Unless na lang talaga, no, makakuha ka ng Endless Anger. So, yung mga beast, guys, talagang hindi na sila nagiging meta right now, yung mga rage team. Ang dami ng counter sa rage team, to be honest, no? Yung mga nasusustain na lang, o yung mga nananatiling rage team na lang, is yung mga nagkakaroon ng Endless Anger. Kasi ang dami na ngayon sa challenger na naka-mystic, yung pamparami ng buhay, so yung shade exchange, yung mga ganun, like, which is maganda naman. Kaso yun nga, nagiging magastos na game na siya. And, isa pang nagiging factor dyan, you know, meron ding thread si Hale, yung price pool, kumbaga yung price pool, medyo nagkakaroon na ng pagbaba dahil sa market. And kung mapapansin nyo, guys, si Bitcoin ay nasa $20,000 right now. Okay? At ano oras ngayon? 7:25 AM Philippine time. But hindi naging malaki yung galaw ni AXS. Okay? Ang laki ng galaw ni Bitcoin. Ang laki ng galaw ni Bitcoin from 18 to 20. Or kahit sabihin natin from 19,000 to 20,000, malaki yun. But ang naging galaw lang, guys, kay AXS ay napakababa. Okay? From 508 to naging 528 pesos na lang si AXS. And na almost nakalahati na yung projected na price pool talaga nung nakaraang season, which is hindi talaga naging, which is hindi maganda, to be honest, diba? So, most of which depreciate or become useless. Now, I'm fortunate enough to be able to do all of this, but the current model and unpredictability is god-awful for the average person. It's awful for me and I can't afford it.
It requires multiple ETH to even have a shot at the top 10. So yun na nga guys, magastos na siya. Okay? Magastos na siya to the point na hindi talagang hindi na rin worth it, no? Or para maging worth it ka, kailan at least pasok ka sa top 100. No? Kasi if hindi, kahit sabihin natin na rage team ka pa guys, lahat na naka-rage team right now, and lahat na nag-aasam na makapasok sa top 500 na nga lang eh, di ba? Pero yeah, it's not the case right now. Kasi nga, yung iba swerte sa crafting, and ang haba ng season, I think that is actually the main ano eh, the main reason kung bakit nagkakaganto yung season natin. Kasi sobrang haba ng season. So hopefully nga, mapaikli nila yan. Pero mamaya na tayo dun sa ating opinion, basahin muna natin to. This is something that just never happened in Classic. People relied much more heavily on skill. There is skill in Origins, and people who win out deserve it. This requires an insane amount of time, effort, and money. Yan. But the lopsidedness is tragic. We may very well see endless anger on every single team in the top 100 of end season. I want to cut SM slack. They clearly rushed this product, and it needs a lot of help in balancing. I love Axie. I always have, and I am here to support. So sometimes support means brutally honest. The current model siphons money and returns a lack of fun in balancing and build types. I hope they are listening to the community, and I hope season 2 is better. For now, I'll be in the top 100 with Endless Anchor grinding toward the finish line. Wish me luck. So ayun na nga guys. So basahin natin yung ibang mga ano dito, no? So glad to see you saying this as too. Many people in the community are being optimistic but not realistic. Axie has flipped from a sustainable economy to pay to win. It needs to be somewhere in the middle. Large amount of enjoyment has left the game. So, yan guys yung guild leader namin, si Sir Rich Cabrera. So, yun na nga guys. Hindi na nga siya nagiging balance. So, yun nga sabi nga nila. Hindi naman masama na kumbaga punahin yung mga mali ni Sky Mavis. And ito nga, I'll be honest din, hindi na nga siya talaga sustainable at some point. Okay, kailangan talaga sobrang yaman mo na. Pati yung mga malalaking guild like LLG, YGG, no? Talagang kailangan, ang puhunan mo siguro sa isang player is 100,000 pesos para makapasok sa top 100. Kung hindi ka makakakuha ng Endless Anger, like 100k. Pero magkano lang ang premyo, 'di ba? Magkano lang ang premyo? Oh, guys, malaki na rin yung nagastos natin dito sa game. Nagulat din ako sa bilis ng changes na nangyari. Like may mga healing team right now na mga naka-fear, hindi na natin sila kinakaya kasi hindi naman tayo naka-endless anger. Okay? May mga double aqua tayo na kalaban na kakaiba yung cards na hindi rin naka-endless anger pero masasakit. Tapos may mga nakakalaban tayo na mga imposter beast, no? Mga plant, pero yung card, mga beast, grabe ka ako. Like, last week, hindi naman ganito yung mga nakakalaban ko. Diba? Last week, like, ano lang, sakto lang yung mga nakakalaban. Sana hindi na ako naglaro, eh. Diba? Na-reach natin, guys, is 2,080 stars. Sana hindi na natin nilaro yun, bala, no? Ngayon kasi, talagang nasa challenger pa rin naman tayo, pero nahihirapan na tayo masustain yung 2,000 stars na minimum, no? Actually, even minimum. Pero yun kasi parang magandang rank na magstay right now. Ayun, guys. So, pag-usapan naman natin ngayon si SLP. Kasi alam ko naman na pinaka-inintay niyan. Pero bago yan, syempre, guys. If bibili kayo ng Axie, if bibili kayo ng Runes and Charms sa Season 2, gamitin yung Illunation code natin na Coach Rev. Nasa top 200 data tayo or 300 something. Magaya sa something in the middle, no? Dun sa mga gumagamit ng Lunation code. So, I suggest, guys, gamitin yung Lunation code natin na Coach Rev, all caps, walang space, no? And maraming salamat sa mga natutulungan ko, no? Nagpapasalamat din ako sa inyo kasi kung wala kayo, wala ako dito, no? So, kung magpapatulong kayo sa build, kung magpapasuggest kayo ng magandang item or ano mga magandang cards right now, you can just PM me sa aking Facebook page. May link tayo sa baba. Again, guys, Coach Rev, Lunation code. So, yeah, let's proceed na sa ating SLP situation right now. So, nandito tayo ngayon sa BitGet trading platform, okay, or the yung crypto exchange app. So, kung wala pa kayo guys BitGet account, dito na kayo
mag-trade ng inyong SLP and AXS. O kaya naman pwede rin kayong mag-copy trade dito, guys. Okay, sobrang baba ng fees niya. Unlike sa ibang mga crypto exchange app. Okay, so kapag pagkagawa ng account, you may click the link below. Okay, para hindi na kayo ma-virus. Tapos, for more rewards na rin, di ba? Marami tayong rewards dito from BitGet. No, like merong $50 bonus, $10 bonus, and minsan pa nga $200 bonus. And 'di ba kahapon si Lionel Messi, yung ambassador or nakipag-partnership dito kay BitGet. So talagang bullish tayo dito kay BitGet. Ayan. And then meron din siyang copy trading app na tuturo natin sa dulo ng video na to. No? So pag-usapan na nga natin ngayon, guys, yung ating SLP. So again, guys, if wala pa yung BitGet, you may use the code or you may click the link below para mas mapadali yung inyong pag-trade and mas mapamura. Ayan na nga. So we have in here, we have the SLP. Okay? So ang current price ng SLP ay nasa 0.19. Okay, 0.19 siya kasi si Bitcoin bumalik sa $20,000 mark. Okay? Kumbaga, back to 1 million pesos itong si Bitcoin. Pero kung mapapansin nyo, hindi naman na naging ganun kalaki yung galaw kay SLP. And to be honest, mas nagsusustain na si SLP sa 0.18 something. Excuse guys. 0.188, mga ganyan. So yeah, medyo lumalayo siya sa 0.20. So may mga nagsasabi na okay nga daw. Pero yeah, mas okay nga naman din talaga na ganito yung presyo ni SLP for now, kasi nga we are all aiming for the leaderboard spot, diba? Para mas mura makapag-craft, and kapag sinwerte ka, makaka-ROI ka. Kasi imagine mo nga naman kapag mahal tong SLP, no? So mas magiging mahal nga naman yung mga runes and charms. So syempre, basic ano lang yan, basic economics nga, diba, kung tawagin. Pero yeah, going back to the topic, SLP, anong mangyayari sa kanya by the end of the year? Okay. So, I don't know. To be honest, ako hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Siyempre, right now, nakabase lang yan sa galaw ni Bitcoin. Okay. Pero, ito lang masasabi ko. There are a lot of plans for SLP by the end of the month. Okay. I mean, there are a lot of... paano natin sasabihin? There are a lot of games coming. Okay, there are a lot of games coming by the end of the month. Okay, and this is a mga game na yan ay ang Meg Infinity. Okay, there is a chance na magkaroon na ng integration by the end of the year. Okay, hindi lang pala month. Okay, by the end of the year, itong si Meg Infinity, magkaroon na ng integration ng SLP. Which is, okay, very, very good move para dito sa ating SLP, syempre. And second, we will be having the land gameplay or Project Kingdoms. Okay, but there is a parang different token, no? Different token for Project Kingdoms. Pero hopefully, magkaroon pa rin ng utility si SLP sa kanya for more burning mechanisms. Okay, para mas mapabilis yung pagsusunog dito sa ating SLP. Kasi currently, nasa 44 billion supply pa rin eh. Diba? Madami pa rin yung supply. Kahit nasabihin natin na na-burn na yung 1 billion, it's not enough para magkaroon ng major movement, no, sa market. And at the same time, may mga gera, may mga dilubyo, lindolin, mga crisis, no, economic crisis sa daigdig. Kaya napipigilan din yung pagtaas ni Bitcoin. And syempre, pag napipigilan yung taas ni Bitcoin, eh hindi rin tataas si SLP. But yeah, what Sky Mavis can do to naturally pump SLP is to improve the demand, okay? So yeah, we can expect some changes in the latter part of this year. Pero di yan sure, okay? And hindi ganun kalaki. Disclaimer, the changes, no, that might, okay? Or possible lang guys, na mangyari. May change na mangyayari. But hindi ganun kalaki. Okay, huwag na kayong mag-expect ng sobrang. Malay nyo maging 0.21, 0.22. Pero huwag nyo mamaliitin yung mga ganung klase ng change. Okay? Mga ganung klase ng pump. Kasi,
ano yan, it can possibly be a game changer for our beloved token na SLP. Okay, kasi kagaya ng sabi ko, it will take years, guys. Okay, yung by the end of the year, baka lang magkaroon ng konting movement, okay? Pero malay natin pa, bumaba. Diba, maging 0.15, anything is possible, okay? But let's somehow be optimistic right now. Kasi parang merong ilo-launch si Mech Infinity. Okay, may mga nakikita ako na mas maganda daw na, or may mga nakikita ako nagsasuggest na mas maganda tapusin ni Sky Mavis yung taon with a bang. Okay, with a, alam yun, with a good expectation. Hindi mo expectation, parang magandang dating sa mga tao, no, para mas maging maganda yung Pasko. And at the same time, kasi sa Pasko, guys, tawag doon, may mga events din eh. May mga events din sa Sky Mavis. Kasi December yung anniversary ni Axie. Diba? December anniversary niya. So, last year, nagkaroon tayo ng breeding event. Okay? Nagkaroon ng breeding event. So, this year, possibly ba magkaroon din ng breeding event, no? And o kaya naman, magkaroon ng Axie burning, kagaya nung sa Chinese New Year. Diba? So, let's see, diba? Breeding event, Chinese New Year, or kaya crafting event, no? So, meron silang something na ibibigay sa community. Diba? What's good about Axie Infinity or the Sky Mavis team, kahit na may mga lapses sila, is they are doing something, okay? Name other games right there na hindi na gumagalaw. So, we have Pegaxie. Okay, Pegaxie, they're building, okay? They're also building, no? But, yeah, let's just see. Medyo, ewan ko, pero nakikita ko na may efforts ng team ng Pegaxie. Nakikita ko naman, but yung token, it's just, I don't know. Pero nothing is impossible naman, di ba? Years nga, di ba? Years, so, yeah, let's just wait and be patient, no? So, kaya para dyan sa mga small-time managers, players, scholars, hintay lang, okay? Hintay lang. And focus muna tayo sa iba't ibang mga bagay, okay? Like, kaya kayo, kung gusto nyo mag-copy trade muna kayo, mag-trade muna kayo dito sa BitGet. It's up to you, okay? Your money, your rules, so yeah. So, yun lang. Again, kung wala pa yung BitGet account, you may try to, you know, register an account using my link for more rewards, no? And also, kung gusto mag-copy trade, meron tayong tutorial by the end of this video. So, yeah. Nag-chat na si ating guild leader, Puya. Hello no guys, so ito na nga yung tutorial, no, quick tutorial lang to, no, ito yung pinaka-technical na talaga. So kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi malalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading, okay? So punta kayo ng copy trade, wait, punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinaka-kinukuha ko talaga guys is si Owens, okay? Si Owens tapos yung top 5, okay? Yun lang, okay? Huwag na kayong kukuha ng iba, okay? Kaso yun nga lang, puno sila. So, aabangan ko muna si Owens, pero kapag mamaya-maya, hindi pa GC Owens, no, kukunin ko na to si Close Tweak. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day, okay? $10 lang yung tawag doon, kinaka-copy trade ko, no? And pwede yun naman siyang manually close. Kumbaga, kung nagtitake profit na and ayaw pang maganda na yung pasok, no, or entry ni na kung sino mang trader ninyo, pwede nyo naman siyang manually close para di kayo matalo. So yun lang, very quick video lang to, no. So again guys, top 5, okay, top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna, okay? Chill muna kayo. Okay? Ganun lang. So yung top 6 to top 10 medyo alanganin ako diyan eh. Pero yeah, kung makukuha niyo si Owens na, mas mataas yung chance niyo. Pero natatalo pa rin to, guys, ha. So not a financial advice, of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako $10 a day lang ginagawa ko. So yun lang. Snipe lang kayo sa top 5. Buya. Yeah.